Good day sa ating lahat mga ka-Earth. At ngayon, eto na po yung pinakahihintay ko, yung pag-harvest namin sa aming lettuce. Ngayon, samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo yung pag-harvest namin. Subaybayan nyo po. Hi ma'am. First harvest pa lang po ito. Ito yung unang harvest namin sa lettuce namin. At pag unang harvest, hindi po masyadong marami yung kukuhanin. Kasi hintayin pa natin na maging solid yung ano ng lettuce. Yung puso niya. Dapat yung medyo ano na talaga mahigpit na yung ano. Sa ngayon, konti pa lang yung mahigpit. Pero ito na yung isa sa pinakahihintay kong araw kasi ito yung first na harvest ko ng lettuce. So matagal ko rin hinihintay ito at ito yung bunga ng pagsisikap namin lahat dito sa farm. Maliit lang tong taniman na to guys. Tsaka yung presyo ng lettuce can is nasa 70 pesos per kilo lang. So hindi namin alam kung kikita ba kami. Nababawi pa sa puhunan. Hindi pa namin alam. Pero isang bagay lang sisiguraduhin natin na yung mga tauhan natin dito is magkakaano talaga ng maayos na kita. Yan lang dapat sigurado tayo. Kasi kung naghihirap tayo sa kaka-finance, mas naghihirap sila sa ginagawa nila dito. Kasi sobrang hirap din talaga itong ginagawa nila. Pero yun mo, simula sa pagbungkal ng lupa, pagtatanim, harvest, yan, spray, abono. Kaya unang-unang iniisip ko talaga na dapat sila, nakakuha sila ng tamang sahod ng benepisyo. Hindi naman sobrang laki yung rate dito sa amin. Normal lang din kasi hindi mo pwedeng sobrang taasan yung bigay sa kanila kasi magagalit yung taga ibang farm. So normal lang.
kikita ka, kikita din sila, sigurado. So, sa ngayon, prospect namin ngayon is nasa 6 na kaing yung tawag sa amin dito, yung ganyan guys. 6 na ganyan. Pero hindi namin alam kung aabot pa talaga, tingnan natin mamaya. Pero sa susunod baka mas marami na tayong makukuha. Kasi kung makikita nyo, sa isang plot, konti lang yung nababawas. Marami pang natitira, sobrang dami pa. Tsaka malalaki yung ano natin, magaling yung nag-aalaga ng lettuce ko. Malalaki yung puso niya. Ano, tingnan nyo naman yan. Ito. Twice a week siya nag-spray dito guys. Hindi biro yung ginagawa na dito. Kaya siya 10% yung makukuha niya sa gross income namin. Yung iba dito sa net nila kinukuha, pero naaawa naman ako pag sa net ko pa kukunin. Kaya sa gross na, para medyo malaki-laki din yung makukuha ng nagpo-porsyento sa akin. Kasi siyang lahat ng nag-ano dito eh. Kumbaga siya yung manager dito eh. Kaya dapat sapat din yung makukuha niya. May kukwento ko lang po pala sa inyo guys. Dati dumaan din ako sa ganyan. Bago akong naging seaman, dinanas ko yung year 2007, 80 pesos per day yung ganitong trabaho. Pero ngayon, sobrang laki na ng pagbabago. Mahal na masyado. Sa isang linggo siguro, kahit magpapakultivate ka lang ng lupa, iaabutin ka ng mga 5,000 gastos. Sobra pa. Kasi masyado ng mahal. Hindi ko na lang sasabihin yung rate. Pero ano na talaga, ibang iba na. So, syempre naiintindihan natin yung kasi dahil din sa inflation, nagmamahal yung mga bilihin. Kaya mahal na din yung singil dito. Pero uniform po yung singil ng mga manggagawa dito sa kanilang mga amo. Kasi isang buong barangay, iisang rate lang yung sinusunod nila. Hindi ka pwedeng magpataas doon o babaan mo yun kasi magagalit din yung ibang may-ari ng farm.
dito na lang po yung vlog natin. At kung gusto niyo pong malaman kung magkano lahat yung kinita ko, paki-subscribe na lang po. At maraming maraming salamat po sa inyo lahat.